Ayan, tayo po muna ay manalangin sa gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat kami, O God, na nagkaroon uli kami ng opportunity, Panginoon, na makapag-aral ninyo po mga salita. Ang panalangin ko, Father God, na patuloy na malayang kumilos sa mga espiritu sa amin pong kalagitnaan. Be our teacher, Panginoon, sa lahat po ng mga pangangailangan po namin, Lord God, sa mga encouragement, Panginoon, sa wisdom, Panginoon, Lord God, sa provisions, and favors, Lord, patuloy po namin itong nilalapit sa inyo, Father God. At Lord, sa gabing ito, pag-uusapan po namin ng hope, ang pag-asa na nagagaling po sa inyo, Jesus Christ. Sa inyo pong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so ang pag-aaral natin sa gabing ito ay patungkol sa pag-asa, patungkol sa hope na syempre nanggaling sa ating Panginoon. Kukuhanin po natin yung ating verse sa Job chapter 11 verse 18. Sa gabing ito, meron lamang po tayong tatlong questions na kailangang sagutin. Number one, what can I do when my situation seems hopeless? Ayan. Lahat naman tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, mga problema, mga obstacle, na minsan napifeel po natin na ang sitwasyon po natin ay hopeless na. Pangalawa, how do I put my hope in God? Yan. So lalo na kung naroon tayo sa desperate situation, sa isang sitwasyon na sabi ko nga kanina, we feel hopeless. Paano ba tayo magtitiwala sa Panginoon? Paano natin iaasa ang lahat sa Panginoon? And finally, how does hope help me live better today? Ayan. Siyempre, since pinag-aaralan po natin yung hope, kailangan maunawaan po natin kung ano po yung maidudulot sa atin ng patuloy na pag-asa po natin sa Panginoon. Lalo na ngayon na mapapag-aralan po natin ito. So simulan na po natin. Number one, what can I do when my situation seems hopeless? So kuhanin po natin yung text sa 1 Samuel chapter 1 verse 10. So this is from the Old Testament. Si Samuel po, isa po sa propeta ng Diyos. At sabi ng verse 10, buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ayan, ito kasing si Ana ay talagang nagde-desire na magkaroon ng anak. Yun nga, nasa isang sitwasyon siya na since baog siya, hopeless siya, parang wala ng chance para magkaroon siya ng anak. Pero nasabi ng verse, bagamat siya raw po ay nasa sitwasyon na parang hopeless na siya, siya ay lumalapit sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon, taimtim na nananalangin sa Panginoon. Siyempre, andun yung pagluha kasi nga naroon siya isang sitwasyon na siya po ay desperate. Kaya sabi ko dito, church, number one that we can do is of course you can pray. Yan. Ang isa sa magandang regalo na binigay sa atin ng Panginoon is we can always pray. We can pray today, kahit saan pong lugar tayo, pwede po tayong manalangin sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni Hannah. In the midst of Hannah's hopelessness, she prayed to God, knowing that if any hope were to be found, it would be found in Him. So alam ni Hannah na yung kanyang sitwasyon, pwede niyang i-lay down sa ating Panginoon. Kasi alam niya na yung kanyang pag-asa, yung katugunan sa kanyang mga panalangin, ang Panginoon din naman ang sasagot po noon. Kaya kung tayo po ay nasa situation na tayo po ay we feel hopeless, ang sabi dito, manalangin po tayo. Lumapit po tayo sa Panginoon. I-communicate natin sa Panginoon kung ano man po ang ating pinagdadaanan, kung ito man po ay sa ating kalusugan, kung ito man po ay sa ating finances, sa relational, personal problems, lahat po, name it, ilapit po natin sa Diyos. Sabi po ng Gawa, chapter 16, verses 24 to 25, ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Tingnan niyo yung situation dito ni Pablo at saka ni Silas. Sila po ay nasa bilangguan. Siyempre nakulong sila hindi dahil sila ay merong krimen na ginawa or masama na ginawa, kundi they are preaching the gospel of grace. They are preaching the gospel of Jesus Christ. At bagamat sila po ay nasa situation na parang hopeless na sila kasi nasa bilangguan po sila, anong ginagawa ng dalawa? Sila po ay nananalangin. Sila ay nagpipraise, nagworship sa ating Panginoon. At because of that, sabi ng Word of God, may mga nakikinig din daw ng mga ibang mga bilanggo.
So imagine, nasa hopeless situation itong si Pablo at saka si Silas. Aside from they are worshiping the Lord, nagagamit pa sila ng Lord mightily to reach out the lost, to reach out yung mga tao na nasa preso. Amen. Kaya pangalawa that we need to understand kapag tayo po ay nasa hopeless situation, kung kanina you can pray, pangalawa you can worship. So kanina nakikinig tayo ng praise and worship, di ba, before tayo mag-Bible study. So pwede po natin iyong sabayan. Pwede tayo makinig ng mga Christian songs. Ayan, mga papuri, pagsamba. Awitan po natin ng Panginoon. Paul and Silas were on death row for preaching about Jesus. Yan. So di ba naroon na sila sa death row kasi nga parang during that time kasi kapag ikaw ay nagpapahayag ng word of God, talagang malaking krimen yun. Yet, in his hopeless situation, they sang praises to God. Why? Because of their hope in God's promise to always be with them. Yan. So, yun pala yun. Alam kasi nitong si Pablo at saka ni Silas na kaya sila patuloy na magpupuri sa Panginoon kasi alam nila na yung kanilang pag-asa, amen, yung pangako ng Diyos ay laging available sa kanila. So gusto kong gawing tuldo kasi instead na question, hindi na natin kailangan tanungin. Kasi once na inaccept pa talaga si Jesus Christ as Lord and Savior of your lives, yan, yung pangako ng Diyos, yung pag-asa natin sa pangako ng Diyos will always be with us. And that is already available for us. Kailangan lang po natin itong lakaran at paniwalaan. Ayan. So ano pa po? Sabi ng Kawikaan chapter 10 verse 28, ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama ay dulot ay kabiguan. So tinutukoy dito na yung mga tao na umaasa, may katwiran, tayo po yun. Kasi di ba yung righteousness ng Lord imputed na po sa atin. Dahil tayo po ay naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon, lahat po ng ating dinedesire, merong magandang kahihinatnan. Ayan. Kaya sabi ko dito, lagi po nating tandaan, you can focus on eternity. Yan. Kasi diba dito sa world, lahat makikita natin dito sa world, merong mga suffering talaga, may mga problems, hindi tayo makakaiwas dyan. Minsan kahit hindi naman ang galing sa atin yung problema, pero because of other people, tayo po'y apektado. Amen. Pero sabi ko dito, church, no matter how hopeless things seem here on earth, in Jesus, you have ultimate eternal hope. Ayan. So kung ano man ang mangyari dito sa mundo, magkaroon ng COVID-19, pagsabog ng vulkan, lindol, typhoon, wars, and whatsoever. Sabi dito yung ating eternal hope sa Panginoon po natin, matatagpuan. Because you know Him, you have been promised a joyful eternal future in heaven. So secure tayo that we have eternal life with the Lord. Kasi pangako yun ng Panginoon sa atin. At yun po ang dapat natin i-look forward. We focus on the eternity. Hindi yung mga bagay na temporary na narito po sa mundo. Kaya yung mga problema natin dito sa mundo, temporary lang yan kasi for earth lang yan. Pero in heaven, wala na pong problem doon. There is so much more living to do beyond the grave. Ayan. Kasi lagi ko tong sinasabi, yung buhay kasi naman natin dito sa mundo, talagang gatuldok lang yan. Kasi ang tunay nating buhay, isang buhay na kapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan. We are heaven citizen. Hindi po tayo taga mundo. Tayo po yung manlalakbay lamang dito sa mundo. Kasi ang tunay po nating tahanan, yung tahanan na kapiling ang ating Diyos. Amen. Lalo na tayo pong lahat ay mananampalataya na ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa po ang kailangan kong gawin when my situation seems hopeless? Sabi ng Haggai chapter 1 verse 9, umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. At ang kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinampulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay samantalang ang templo na aking tahanan ay pinapabayaan ninyong wasak. Dito kasi ang tinutukoy dito na temple of God, temple of the Holy Spirit, hindi lamang yung physical structure na church. The Lord is referring here to our selves, yung sa ating mga sarili, kasi we are the temple of the Holy Spirit, yung ating katawan. So sabi dito ng Word of God, kailangan na abala rin daw tayo sa pagpapaganda ng ating kalagayang spiritual. So ano pag sabihin nito, yung mga oras po natin, yes, nilalaan natin sa trabaho, sa pag-aaral, sa family, hindi po yun masama. Pero dapat meron din tayong quality time, umatin ng Bible study,
umati ng mga Sunday services, makinig ng Word of God, manalangin, magpuri sa Panginoon, at mga bagay na patungkol sa ating Diyos. Kaya sabi dito, what can I do when my situation seems hopeless? So number four, you can persevere in putting God first. Ayan. So put God first. So laging uunahin natin ang Diyos no matter what. Because when you follow where He leads, you know you will be going in the right direction. Ayan. Kasi minsan tayo, gusto pa natin humingi ng payo from other people or manood ng isang serye para tayo po yung malead sa right direction. Pero ang kailangan lang pala natin gawin is to read the Bible, to listen to the Word of God. Kasi yung Holy Spirit, yung mismong Diyos, siya yung maglilid sa atin para tahakin po natin yung tamang landas. Of course, kapag nireveal na yun sa atin ng Lord, kailangan po natin itong buong pusong lakaran. Yan. Pangalawang tanong na kailangan po natin sagutin, how do I put my hope in God? Sabi ng Roma chapter 8 verse 24, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Di ba totoo? Kaya nga andun yung salita na pag-asa. Ibig sabihin, physically in our eyes, hindi pa talaga sa nangyayari. In our eyes, ito yung reality natin na may mga problema, may mga pangangailangan tayo na kailangang i-sustain, may mga kakulangan tayo, may mga desires tayo na hindi pa nangyayari. Pero sabi dito, it will come to pass. Kailangan iasan natin sa Panginoon. At habang inaasan natin yun, naniniwala tayo na yung mga bagay na inaasahan po natin ay mangyayari. Kaya nga magkapatid, ang pananampalataya at ang pag-asa. Amen. Yung pananampalataya kasi mga bagay na hindi pa nangyayari pero inaasahan mo that it will happen. It will come to pass. Kaya number five, paano po ako aasa sa Diyos? Paano ko ilalagay ang aking pag-asa sa Diyos? Number five, hope by definition is expecting something that has not yet occurred. Once hope is fulfilled, it isn't hope anymore. Thus, an important part of hope is waiting patiently for God to work. Ayun naman pala. Siyempre, hindi agad-agad ito na binibigay sa atin ng Diyos, hindi agad-agad na tinutugon yung ating mga panalangin, pero naroon tayo sa season of waiting. Kaya nga tinuruan natin na we should be patient, di ba, dun sa ating Bible study. Dapat we are waiting patiently for God to work kasi may perfect time ang Lord. So maaaring dinidil pa niya yung ating character or piniprepare niya pa tayo para ibigay niya sa atin yung para po sa atin. Or maaaring hindi yung kalooban ng Lord, merong ibang magandang plano ang Diyos para sa bawat isa po sa atin. So kailangan lang natin na patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga ng Hebreo chapter 11 verse 1, yung sinabi ko kanina, ang pananampalataya ay katiyakan na titiyak daw natin na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Di ba? Kasi pag tinanong sa'yo, o nasan ba si Jesus Christ, nakita mo na ba siya physically? So hindi naman talaga natin siya nakita physically. Pero natitiyak natin na merong Diyos, natitiyak natin na kasama natin ang Panginoon at pinapanindigan natin ang katotohanan ito. Kasi ni-reveal ito sa atin mismo ng ating Panginoon. So ganun din sa mga desires po natin, sa mga pinapangarap po natin, sa mga bagay na gusto po natin mangyari. Maring hindi pa natin ito nahahawakan, nakikita, pero natitiyak tayo na mangyayari yon in God's perfect time. So kailangan lang po natin na patuloy na umasa at magtiwala sa ating Panginoon. Kaya number six that we needed to understand, have faith in God to do what He has promised. Yan. Kasi tayong tao, di ba, minsan nangangako tayo pero hindi naman nangyayari. Amen? Pero ang Diyos, kapag nangako, nangyayari po yun. Kailangan natin na paniwalaan kung ano ipinangako sa atin ng Diyos. And trust that He will. Yan. Kasi ang problem naman nasa atin eh, ang Lord kasi naman constant God siya. Kung ano sinabi niya, it will come to pass. Pero minsan tayo, nagda-doubt tayo, eh, mangyayari kaya? Ibibigay kaya ito ng Diyos? Ma-overcome po kaya ang problemang ito, yung aking struggle, yung aking pinagdadaanan? Your hopes are not idle hopes, but are built on the solid foundation of His trustworthiness. Ayan. So dapat, nakaasa tayo, naka-anchor tayo, hindi dun sa ating kakayahan, kundi doon sa capability ng ating Diyos na
pinaglilingkuran. Yan. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakaputi. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, napakaganda. Yun pala yung layunin sa atin ng Panginoon. Ang layunin ng Panginoon sa atin, hindi tayo pahirapan, hindi tayo mapasama, hindi tayo saktan. Amen. Kundi ang kanyang plano sa atin, sabi dito, isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya nga ang gusto ng Lord tayo ay magkaroon ng full dependence sa Kanya. Na lahat ng ginagawa natin, lahat ng desires natin, lahat ng gusto natin mangyari, ay patuloy po natin na inaasa sa ating Panginoon. Amen. Sabi rin po ng Filipos chapter 3 verses 13 to 14, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, sabi ni Pablo. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. So napakaganda. Kung may mga hindi raw magandang nangyari po sa atin in the past, sabi dito ni Pablo, nililimot niya yun. At sinisikap daw niya na marating ang layunin ng Diyos para sa kanya. So ganun din dapat tayo. We look forward to what is being planned to us by God. We look forward doon sa reward na makukuha natin habang nagpapatuloy tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi alam natin that the Lord loves us, that the Lord cares for us. At katulad ng sinabi kanina, may magandang plano ang Diyos para sa bawat isa po sa atin. So we just have to keep trusting the Lord. Yan. Kaya number 7 that we needed to understand, hope involves an understanding of the future. And even here on earth, God's plans are to bless, not to hurt you. So walang ganun. Kasi ang Diyos natin, di naman niya sinabi sa Word of God na ipapanish ka or sasaktan ka niya. Kapag tayo po yung mga anak ng Diyos, syempre ang gusto ng Lord is to bless us. Amen? So if you follow His plans for you, you can look forward to your future with joyful anticipation. Habang nilalakaran natin yung layunin ng Diyos, yung plano ng Diyos, alam natin na maganda rin yung ating tutunguhin. Pero syempre, kung against po tayo dun sa plan ng Lord, mali yung ating ginagawa, syempre, hindi rin joyful yung magiging future po natin. Kaya kailangan po ang ginagawa po natin yung mga bagay na sangayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ng 1 John chapter 3 to address yung pangatlong tanong natin, how does hope help me live better today? Sabi dito, kahit ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Yan. Kasi tayong ating spirito, perfect na yan, blameless, nung tinagap natin si Jesus Christ. Pero ang battle lag is always in the mind. At yung mind natin, kapag nagkamali yung para natin na pag-iisip, nagkakamali yung ating katawan. Kaya sabi dito ng Word of God, sikapin daw natin na maging malinis tulad ng ating Panginoon. At syempre, kailangan natin ng paglalim sa salita ng Diyos. Alam natin na ang Diyos lamang ang makakatulong po sa atin. So syempre, kung alam natin na ang Diyos pala is a powerful God, ang Diyos pala natin ay capable God, so alam natin that we could live a better life from today. Kasi alam natin that we can entrust to Him na kaya niya tayong tulungan, matransform, kaya niya tayong tulungan na mo-overcome lahat ng mga pinagdadaanan po natin. Amen. So number 8, hope is the motivating factor to help you resist temptation and keep your life pure before God. So yun pala, kahit na nagkakamali tayo, pumapalpak tayo, pero umaasa tayo, meron tayong motivation that the Lord will help us. Na ang Panginoon ang tutulong sa atin sa lahat ng ating pinagdadaanan, sa lahat ng ating pangangailangan. At dito po tayo magtatapos sa Job chapter 11 verse 18. Sabi dito ng Word of God, papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. So napakaganda. So lahat tayo gusto natin ng restful life. Kasi pagod tayo magtrabaho, pagod tayo mag-aral, pagod tayo sa mga suliranin ng buhay. Sabi dito, magiging panatag daw yung buhay natin, pupuspos tayo ng pag-asa, iingatan tayo ng Diyos, at syempre magkakaroon tayo ng rest. Kaya sabi sa New Living Translation, having hope will give you courage, you will be protected, and will rest in safety. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin sa gabing ito. Lord, nagpapasalamat kami, O Jesus. Salamat sa mga salita na aming napakinggan. Salamat na yung pag-asa po na ininstill nyo po sa amin, inanggaling sa inyo at patuloy po namin itong lalakaran, O Father God. Salamat po, Panginoon,
na andun ka po lagi para sa amin, na kailangan lang po namin na panghawakan ito, kailangan lang po namin na magtiwala, Panginoon God, sapagkat alam namin, O Jesus Christ, na may maganda ka pong plano, may maganda kang layunin sa bawat isa po sa amin, O Jesus. Kaya Lord, purihin ka, dakilain ka, sambay ka, parangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.